home. O yung previous application na hold on, na-reviews yung work permit mo saan? Dito, sa Canada po. Okay, so during that during that 1.5 years that you've been trying to get from tourist visa to work permit. Hindi yun, 2018 po yun, una kong refusal, hindi po ngayon. Okay. So na-refuse ako way back 2000. Wow. Tapos meron akong caregiver LMIA pero tuso kasi ako, ma'am. Okay. Akala ko ganun lang kadali ang immigration dito. Mm-hmm. Bawal mag-apply inside pero I applied anyway. Matigas ang ulo ko. Yeah, that's true. I agree with you. Okay, go ahead. Yes. So then, pero maganda kasi declared ko lahat ng mga yon. Tapos naka-explain doon na nung na-refuse ako ng work permit, immediately I restored my status but finally, I go home. So, uwi ako ng Pilipinas. COVID strikes. I stayed there for 3 years. Pero may trabaho naman ako sa Pilipinas. And then, last year lang ako bumalik dito. Okay. So, yun na-explain doon sa cover letter. After po ng cover letter is my LMIA. After ng LMIA is the employment contract and the offer letter. Ang ginawa ko, ma'am, para ma-build ko yung strong credentials ko talaga, gumawa ako ng letter of recommendation, pinapirma ko doon sa amo ko, the offer letter. Ang ginawa ko, ma'am, para ma-build ko yung strong credentials ko talaga, gumawa ako ng letter of recommendation, pinapirma ko doon sa amo ko. Okay. Magkakagawa ko nung recommendation letter, ma'am. Talagang, pa siya, 100%. Solid talaga, solid talaga. Wow. After ng recommendation letter na pirmado, naka-print sa letterhead ng company, may attachment pa yun ng driver's license card ng employer ko, tapos yung Indian status card niya. Hold on. Ano nga pala yung nung after 2018 you were actually here as a tourist. Bumalik ka after 3 years. Pagbalik mo dito anong year? Kasi sabi mo 1.5 years. January lang, January 2023. Okay. January 2023. Okay, yeah. Tapos yung as a tourist nag-extend ka. You never actually okay. Yeah, I extend. Hindi mo siya pinabayaan. Tinatakot pa ako ng mga lawyer po. Sabi nila, you were here for such a long time. You have refusal. Sabi ko naman sa isip ko, I be so scared? I abide the law. I abide the immigration bylaws of Canada. Like, they approve me. I'm still legal. Everything that I do, I declared in all my applications. Yeah. I didn't hide anything. Like, it's open wide. Yeah, that's so true. So, doon pa lang, sabi ko, no, I'm gonna fight for this. I'm gonna stand very with good. My diba, itong maganda, no? Itong maganda kasi, you know, a lot of people say things negative. Everybody says negative. That's what I don't really like when people say everything is negative. Pero alam mo ba na hindi naman nila hawak yung kapalaran ng bawat isang tao eh. Yeah. So, the good thing with you is that, you know, ako ganun din ako eh. I know the law. I know the immigration law na eto na siya. And then, ano ka nalang sa loob ng box. But, for us, hindi natin alam yung plano ni Lord sa buhay natin. No one knows, actually. And now, ngayon, nandun yung faith mo. Nandun yung wish mo to do something sa buhay mo. Yeah. And that wish is to get your work permit. Now, you went to all this process, legalities. I wanna know, how much did you spend for those things? How much? Yeah. I didn't even spend any. Like, my employer paid for my lawyer, even sabi ko, it's not helping me out. Like, I did it all myself in the very beginning. Like, I got it all the documents. Kahit wala siyang sinasabi, it helps because I have my work experience as human resource. So, documentation for me. So, documentation, that's true. That's very important in all ways. Yeah. Like, I have to make sure and I have always paperwork, di ba? Always paperwork. And dapat naka ang mga proof mo. Whenever you present something, dapat talaga may evidence. Whenever you claim something, dapat may evidence. So, ngayon, anong plano mo? Nag-flag pulling ka, you were tourist visa, keep on extending. While doing that, keep on extending, nag-flag pulling ka. After flag pulling,
can you enumerate ulit yung sinabi, yung I know the question, yung mga question na iba na ano yun, you know, yung mga ibang nagtrabaho ka ba dito, ay may bank account ka ba, yun yung importanteng napaka-tricky. Yeah, sabi ngayon sa akin, as a tourist, pero, yeah. Pero alam ko yun, kahit naman sa Abu Dhabi, sabi ko, as a tourist, hindi pwede. Kahit, it's ano, kung tutuusin eh, kung minsan, parang napaka-common sense. Mm-hmm. Pero very tricky yun. Pero alam mo, when you go for flag pulling, it is not, I mean, parang minsan nag-mental block ka, minsan nanginginig ka na sa nervous. But for you, sanay ka kasi. No. Sanay ka kasi. Sanay siguro. Yes. Dahil sa ano ko, kasi I'm HR, I'm dealing with immigration too. Like kahit saan. Kaya sabi ko, I can do it. Mm-hmm. I'm gonna fight for this kasi I know my rights. I know I didn't, sabi ko, wala akong batas na. At saka eto pa ha, when you stop yourself of doing something, you're holding back for the opportunities that's behind the doorway. Right. Kumbaga yung behind the fences na sabi mo, dito lang ako sa fence na to, dito lang ako sa box. No. Pero hindi mo pala alam yung mga opportunities nasa labas. And try to be more on positive talaga. So, positive ano ba yung mga ano, maalala mong questions sa'yo? Ito, ayun, may bank account ka ba? No, sir. Ang tagal niyang tinitigan yung bank accounts ko sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, is this in Canada? Kasi sa, kung kano lang naman niya, is this in Canada? Mm-hmm. Sir, that's in the Philippines. I don't have bank accounts in here. Sabi kong ganun, very ano lang, very calm, very normal lang na ano, parang patay mali siya nga, kumain na, alam mo yan. Eh kasi, alam mo kasi na, ano, hindi, tsaka lang hindi lang yun. Alam mo kasi na may choice ka when you go back to the Philippines. Yeah, because I have something. You are an asset, right? Yes, anywhere. Yes. So, yeah. Ano pa yung mga questions sa'yo? Tapos sabi niya sa akin, okay, wala naman eh. Yung mga mababagsik na tanong kasi inuna niya sa akin eh. Mm-hmm. Eh, very calm ako. And very talagang ang sagot ko, na-amaze nga ako sa sarili ko. Sabi ko na, I'm proud of myself. Yeah, you should tap your shoulder for that. Yes. Oh my God, really, really like I did it so well. And so, ang fear nung lawyer, sabi niya sa akin, you have to get your language test. Sabi ko, eh, pero isa yun, ma'am, sa ano niya, na-notice niya, you speak very well in English. Yeah, oh, yeah, you do. Congratulations myself. alam mo, Adam, ito pa yung tricky situation sa totoo lang ha. Ang sabi dun sa ano sa mga LMIA, there are two options dun na sinasabi dun na LMIA, when you apply for LMIA, mayroong language na kailangan mong piliin, either English or French. Pero, alam mo ba yung mga officers sa IO or immigration officers, ang assessment nila doon, dapat mayroon kang proficiency English exam test. Pero hindi yun ang ibig sabihin nun. Pero, ang nangyayari, yung iba, they're asking for that English. Pero siguro, you know why? Kasi yung English nila, they cannot really, maybe, I don't know. Maybe hindi nila maipagtanggol yung sarili nila in their own language, in English. Ngayon, that will be the time that they will be asking for an English proficiency. Now, yung iba pinapabalik. Yung iba sinabi, walang requirement sa English exam, walang requirement sa proficiency, pero at the end, alam mo ba, pinapabalik kasi two things, wala namang requirement dun sa application, and then second thing is that nire-require because maybe hindi sila makapagsalita ng proper English. They I have no idea. I don't know. Again, the big factor is that they can you know, present themselves really well using English siguro, especially yung mga not to mention anyway. Naman, we don't want, look, this information that we're trying to do, honestly, is not to actually put down people, it's not actually to discourage people, but to inspire people that when you go for flag pulling, you should be prepared, you should be ready, but at the end of the day, dapat malakas yung loob mo. You have to take a chance in everything. Kasi nga, if you don't do it, then, well, you have option. Go online or do other application. But at the end of the day, the only thing that we understand, it still depends on the IO, immigration officer. Yeah, that's when you do the flag pulling. Anong address yung ano? Yung saan yun? Sa Fish Garden? Saan yan? Sa Fish Garden, Manitoba po yun. Ah, oh my gosh, why are you there? I know, like the immigration asked.
Oh, wow. You guys ended up over here. And you're like, oh my God. And you're actually ko pa talaga, oh my God, we don't have any idea at all. Like, you know, like, okay, hysterical. Na ko, oh, don't let us go back. It's another 8 hours drive. We'll get there in Ontario, like, 8 in the Ontario UK. To Manitoba. Layo, yeah, shucks. Oh my gosh. But, you know what? Okay, ngayon na, you know, hindi ni-require ang English exam. Maybe no. Because you are very good in talking English and you can depend yun yourself, I believe. And also, right now, 3 lawyers, and even me, I don't encourage people to go for flag pulling kasi nga, they can actually put you down, they can, right. But you know what, you did well sa answer kasi the moment that they ask you, do you have bank account, pag pinakita mo yung bank account mo dito kasi narattle ka na or nag-nervous ka na, what happened will gonna be, they will see the, you know, yung mga email man transfer sa'yo or mga bank deposit, then that will gonna be a very tricky question. Now, yeah. I believe na, you know, for you, it's a new life, I know you were a tourist visa, and also right now I believe you will gonna end up applying for sponsoring to your family kasi yeah. nga pwede na silang open permit. So yeah. Alam mo ma'am, mm-hmm. I will share to you. Mm-hmm. Sabi ko noon, hindi kawalan nyo pag hindi nyo ako binigyan ng work permit. Correct. Sabi, yeah, that's what that's what I always say to everyone. Yeah. And you know, Canada is not the first country na napuntahan ko. Mm-hmm. And I have a very solid, good, ano, working mm-hmm. experience. Mm-hmm. Skill, ko, yeah. Yes, kaya ayun ang una, sabi ko, it's up to you if you're gonna turn me down. Sa isip-isip ko lang. Yeah. Yeah, I know, it's not your loss. Yeah. Sa totoo lang. Yeah, that's your loss. And also, ngayon, babalik ka na sa trabaho mo. Pupunta ka na doon. Sa Ontario ba yung trabaho mo? Sa Ontario, ma'am. Okay, then yeah. Welcome to the workforce. Thank kasi you. Mag-start ka ng mag-work and yeah. I believe eventually, you know, work out for your, again, you still need the English exam kasi mag-a-apply ka eventually. It's okay, I'm yeah. ready. It's I just know. The flag pulling, I just want to take it. Like, I can do it. You know, the spirit of fighting talaga. Yeah, yeah. You like challenges. You like challenges. Very good. Very challenging. Mm-hmm. Tapos, ma'am, ito pa yung documents. Nagpa-medical ka ba? Nagpa-medical ka ba? Yeah, I do. Mm, okay. Ano yun? Upfront medical ba yun? Meron po, opo. Ah, opo. Okay. Hindi opo. Mo ginamit yung medical mo noong ano ka? Nung nag... Except na po yun eh. Ah, okay. One year na. Okay, so upfront medical ka, you paid $155 mismo dun sa immigration, dun sa place, sa CBSA yes, officer. And opo. Also, ano pa ba yung mga pre-present mo? Yung mga application form, right? Ay, wala akong application form. Ano na lang, nasaan na ba tayo? Nandun ta tayo sa, ano, sa attached documents from employer, no? Mm-hmm. Ang kasunod po noon is yung credentials ko na, yung diploma yeah. ko. Yeah. Yung nagpa-West ka ba? Nagpa-West ka ba? Hindi po. Ah, so no IELTS, no West. No IELTS, no West. Pero pinakita yeah, mo yung transcript of records mo? Yes, andun lahat. Pinakita mo yung employment certificate mo? Yes, lahat. Solid talaga, pay stub from my last company. It's wow. there. Okay, good. I have also affidavit of support of my sponsor yes. for my visit. Oh, hold on. Nagpakita ka ba ng bank account mo sa Pilipinas? Yung may yes. laman? May laman? Yes, may laman. Magkano okay. na laman niya? 300 plus. Pero yung sa asawa ko kasi, 300K. Meron siyang 400, halos half million sa isang bank account niya. Yeah, yeah. Yung sa isa naman, 400,000. Tapos may pinagawan ko siya ng affidavit of support na notarized siya sa Pinas. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos yung sa akin naman, since ginagamit ko yung account ko online pambayad, sabi ko, bank certificate ang kunin mo para hindi mag-reflect yung mga transaction yes, online. Correct, so bank correct. Certificate. That's what I always say to everyone, bank certificate. Not bank unless, certificate. Natanong, very good. Okay, good. See? Yeah, ang galing. Afternoon, ma'am, pre-present ko yung affidavit of support ng asawa ko. In-attach ko ang marriage certificate namin. Just okay. to make sure na itong si Jag, yung asawa ko, nang pangalan niya is same sa pangalan sa marriage certificate. So, everything was ano talaga, back up with documents. At saka ano, ready ka talaga, hindi yung pumunta ka lang doon na ano. So, ibig sabihin, yung application for work permit, is it made outside Canada or made inside Canada? Yung application ng work permit? Mm-hmm.
Wala naman ako. Wala kang pinakita? Walang IMM-1295, IMM-5710? Nothing. No okay. Forms. So hindi, walang application. Walang family information na form. No family information, pero okay. Declared na nung ano ko sa cover letter. Yeah. Ang cover letter ko mang very precise. So importante ang cover letter, right? Ang okay. Ganda nung pagka, yun lang ang ilang page yung cover letter mo? Two pages, okay. Two pages. Pero grabe, andun lahat, ma'am. Nakalagay, ilan anak ko, may asawa ako, ilang properties meron, anong mga properties na lahat yung meron ako. Yeah. Oo. Okay, so pero this is good. Ano, this is what I'm gonna ask you. Anong masasabi mo sa ating mga kababayan na tourist visa dito sa Canada? You can speak English if you want. Ano siguro ang masasabi ko? Ano lang yan, they have to keep that fighting spirit, but at the same time, they have to study all the documents. Dapat kung maipresent sila, may sasabihin sila, supported talaga lahat yun ng documents. Very important ang documents. Mm-hmm. And they have to be ready to face any, you know, hard questions that they may encounter. Yeah. Mm-hmm. Yung fighting spirit talaga, dapat andoon. Yeah, I know. Kung I know. Hindi ka magpapatinag kahit gaano pa kahirap yan, pero make sure na sasagot ka na depende doon sa law na dapat naka-align, mm-hmm. na hindi ka lalabas doon sa rules ng Canada. So are you ready to be supervisor? I'm ready. You're ready to be a retail supervisor, right? Ay, may tanong pa pala siya. Mm-hmm. Ano yung kung ano daw sa position ko no, sabi is ano ba to? Kung qualified daw ba ako? Sabi ko, kung ako mag-assess sa sarili ko, kako, overqualified ako. Ibang klase, grabe. Yun ang sabi kasi kahit, even if we go through my documents, I can say, talagang confident very ako good. Na. Yeah, yeah. Oh, kahit na mag-apply ka sa akin, I will hire you kung ganyan ka ka-detail. Yeah, so one that I've been looking for. Sabi ko nga, ma'am, the immigration officer would say that he was impressed with my documents, which is good. Like, you are dealing with immigration and HR. I mean, mm-hmm. those positions know their jobs very well. Doon tayo, medyo mm-hmm. doon ako talagang mm-hmm. ma'am, sa documentation. Talagang solid. Ano ba natapos mo sa atin? Ano natapos mo sa atin? Accountancy graduate. Ito pa, ma'am, pala. I-share ko sa'yo. Okay, go. I-share ko sa'yo. Sabi niya sa akin, halos hindi na nga niya, yeah. Hindi na niya talagang binasa isa-isa yung mga attachment ko eh. Mm-hmm. Alam mo yun, nakuha ko yung trust niya. Tapos mm-hmm. sabi niya sa akin, makapal yun eh. Ano itong mga papel na to? Sabi niya. Sabi ko naman, yan yung mga proof ng lahat ng asset business ko sa Pilipinas. Mm-hmm. Sabi ko. Mm-hmm. Tapos hindi na niya yung binasa. Mm-hmm. As in, aside na niya talaga sa agad. So, mm-hmm. ibig sabihin, doon pa lang, trusted na siya doon sa mga nandun sa cover letter, na na-explain, ako talaga confident, ma'am. Eh. Sabi mm-hmm. ko, I'll have it. Dapat sa ating mga... And pinost ko to sa isa sa group na sinalihan ko wherein. Mm-hmm. Nakatulong talaga yung group na yon para very good. Yeah, makuha ko lahat ng mga kailang mga points na importante. Yeah, very good. I love that. Pinagtagpi ko, ma'am. Kasi importante yan para imagine... yung ikaw, tourist visa ka for 1.5 years dito sa Canada, may refusal ka. Yung mga ganong situation. Wala akong nakausap na hindi ako discouraged, ma'am. Since sabi ko sa'yo, sabi ko nga, how many sleepless nights? How many tears? Oh my God. Accountancy graduate ka sa Pilipinas, hindi ka CPA. Hindi po, kasi nag-caregiver ako eh, after. Okay. So, yeah. Wow. So, if you don't mind, ilang taong ka? 43 na ako. Matanda na ako. 43? Oy, grabe naman itong magsalita. Hindi pa tayo matanda. I know, right? No way. Pero sabi ko nga sa isip-isip ko, bahala kayo kung pakakawalan nyo ako is akong aso. Yeah. Hindi kayo basta-basta makakita ng kagaya ko. Kako naman sa isip-isip ko. Kailan lumabas yung LMIA mo pala? Ma'am, naabutan ako August 16. Wow! And then, ilang taon yung binigay na permit sa'yo? 2 years. Saya-saya. Yes. So, you have 1 year to make it happen para maka-apply ka ng PR eventually. Wow. Yeah. Mm-hmm. Wow.
Wow, so, well, congratulations. Ang galing. Thank you so much. Mm-hmm. Thank you. I'm really glad. Ang saya ko. Tapos yung in-inform mo pa talaga sa akin. Yes, kasi gusto ko din makatulong since sabi ko, ang daming nanghihina kasi pinagdaanan ko yan. Nanghina ako for 2 weeks, but when I get back, sabi ko, no, I have to keep fighting. Yes. Hindi correct. Ako magpapatalo kasi correct. Sabi ng amo ko, what else do we have to do now? You have to go back home or what? We don't know how. We don't know what to do next. Like I said, okay, I have to decide. Nag-usap kami ng asawa ko. Yung asawa ko, mas matinding matapang naman din sa akin. Okay. Sabi niya, parang hindi ka sanay. Siyempre, trabaho ng mga consultant lawyer. Sasabihin, may disclosure talaga. Yeah, may disclosure talaga. Malinis ang kamay nila. Yes, hindi mo sila correct. Kung hindi ka na-approvean. Yes. Sabi ko, una, gawain ko naman yan. Kasi pag ikaw nasa sitwasyon, manghihina ka. Yeah, kahit yeah, anong yeah, sabihin yeah. mo. Mm-hmm. Kasi that's the reality, sabi ko. Kasi tatagos din, matatakot ka rin. Sabi ko, ma'am, oh, alam mo ba, halos hindi ako nakatulog yun. Hindi ako kumain that day. True yan. Ibig sabihin, pumayat ka, diba? As in, pumayat ako. Kasi sabi ko, sa pag-aayos ng documents, lahat. Sabi ko, oh, alam mo ba, halos hindi ako nakatulog yun. Hindi ako kumain that day. True yan. Ibig sabihin, pumayat ako, diba? As in, pumayat ako. Kasi sabi ko, sa pag-aayos ng documents, lahat. Sabi ko, oh, Grabe. Kailan mo nakuha yung work permit mo? Friday. Oh my goodness, kahapon na naalala mo ako, ha? Oo, sabi ko, no, I have to give them something like feedback para sila. Yes, correct. You know, I will share this. I will share this sa ating kababayan anyway. I'm glad you're willing to share this information. I don't know if you're okay with your name, but I think it doesn't matter. I don't know if you want me to share your name or whatever, but of course. Don't share my name, okay. You know, sige. Like the experience. Anyway, your voice will gonna be heard of, so that's one thing. And I think I can tell the voice especially is ano na. Kumbaga, iisipin mo pa lang the way you talk. You're good in talking. You should do TikTok account. Oh, may TikTok ako, pero siyempre nung visitor ako, huwag muna kasi wait patiently. You should do that. Imagine now, you've spoken to consultants, you've spoken to lawyers, and then at the end, you follow your guts, you follow what you think that this is not, kung ano man yung negative na binibigay ng ibang tao, you go for whatever you think that is possible for you. You wish to be a positive work permit holder na maging positive yung result. Kasi I believe in yung sinasabi nila ko, ano yung expectation mo sa sarili mo, that's what you should actually think, that's what you should do. Always positive, it comes back to you. That's the law of attraction. I believe in the law of attraction. Yes. Ako mab kasi, ako in my life, like, I usually declare something. Like, I have my notes declaration. I always declare. And then, bago ako nag-decide mag-tagpole, one of my friends from Ottawa, nagbigay siya sa akin ng mug na nandun yung Ottawa tapos flag ng Canada. Sabi ko, Lord, this is the indication right there in front of me. I'm gonna get my work permit and I'm gonna stay in Canada right there when I have the mug. And especially you have your experience, you have your skill, you're heading to the permanent residency eventually, but still alam mo na kung saan ka tutungo, alam mo na yung stairs or hagdanan para sa PR. So you know, I'm not worried with you, honestly. Eventually, of course, one at a time, slowly, and eventually you will gonna be Canada will be welcoming you to be a Canadian citizen. Yay! Eventually. We're gonna work for it. Still, I'm gonna pray for it. Of course, more prayers. Still, prayers, pa rin. So, keep on. Go for IELTS. Go for WES. I will. Eventually, but imagine, ha? Supervisors are retail. No English exam. Nothing. No WES or educational assessment. Assessment, imagine yon. Amazing. So it is. That is I'm really good sa iyo. Yeah. Yung refusal letter from the US border, tapos hinanapan ako over service to record, and then hinan over ko right there. Wow. Tapos dun pa lang nakita nila, oh my God, sabi nung isa,
You've been here for such a long time and very calm lang. Yes, sir. From the US border, tapos hinanapan ako over service to record and then hinand over ko right there. Wow. Tapos dun pa lang nakita nila, oh my God, sabi nung isa, you've been here for such a long time and very calm lang. Yes, sir. Ganun lang. Parang patay na isa lang. Pero sabi ko, Lord, Lord, do something. Balikan po kami. Tapos ang nag-drive pa sa akin, tatanong, oh, ma-question tayo. Eh, magmagaling yung driver kasi katrabaho ng tito ko, yung tito ko manager dito sa munisipyo. Okay. Okay. Sana naman is the public service. So sabi niya, oh, paano kayo nagkakilala? Sabi nga sa kanya. Mm-hmm. Oh, magkatrabaho kami ng tito niya. Sabi niya, kasi yung tito niya, manager, mm-hmm. tapos ako na public service. Mm-hmm. Oh, di ganun. Mm-hmm. Very ano lang. Wow. Very... So eto pa, last one. May kamag-anak ka ba dito? Meron po, marami. Okay. Support. Ah, hindi ko na sasabihin. Hindi ko na tatanungin yun. Yes po. Naka-support po yun. Na, meron pong supporting, ano din, supporting letter updated. Pinapirma okay. ko with attached citizenship card and passport. Okay. So, nandun yung support ng family. That made your life easier dito, right? Yeah. Okay, beautiful. So, I have the recommendation from my employer. Mm-hmm. Attached yung driver's license, yung agent's badge. Ang dami. I am imagining the file. Yes, ang ganda na pagkakapal. Not even me as an immigration consultant will ask you to do all those so much many I documentation. Know. But it is better na madami kaysa kulang. Right. Mm-hmm. Ako ang nag-initiate kasi sabi ko, I have to build my credentials. Mm-hmm. I have to let them know na ganito ka-legit. Mm-hmm. Yung employer na mag-hire sa akin. Imagine mag-work ka lang konti tapos after so many a few years pwede ka nang mag-retire. Oo nga, ma'am. And tapos, dito sa Canada ka magre-retire, 'di ba? 'Di ba? Tapos ang yung mga letter na 'yan, ako na lang nag-initiate, wala naman yung lawyer ko. Hindi talaga wala. Ako DIY talaga. Meron ding isang kabayan nagsabi, ito lang kabayan ang kailangan mong i-submit. Hindi na 'yan, ganyan. Pero make sure I complete everything. Yeah. You do what you think that's best for you. That's what I can say to everyone. Kasi sabi ko, kung ako nagre-review ng documents sa aplikante ko, mabusisi ako eh. How much more yung immigration? Yun ang nasa isip ko. Correct. That's true. That's true. Wow. So finally, thank God. Kasi ang tagal kong hindi nakakatulog sa gabi. Sabi ko sa isip ko, abot kamay ko na yung work permit ko. I just have to go right there and get it. Especially you got your LMIA, right? Those are the main thing. And I'm glad na yung LMIA na yun hindi mo binili. Kasi ang dami dyan, it is still existing right now. I'm telling you, it's still existing as we speak. Mayroon pa ring LMIA for sale around $15,000 to $20,000. Really? Yes. Oh, no. So that's what I always say to everyone. Pero nawawarnan naman yung iba. But I always tell to everyone, be careful. That is illegal. Hindi pwede yung $15,000 to $20,000. Yes, maybe papaprocess or everything. But again, at the end of the day, that is wrong kasi you don't know. Kasi yung iba nagmamadali. Bigay mo na yung pera kasi baka mamaya ready na yung LMIA. Yun yung mga nangyayari right now. But I'm glad God has God protected yung journey mo in getting from tourist visa to work permit. And now, amazing. I'm glad. Congratulations ulit. Thank you. Is there anything else you wanna say? Sa mga Filipino siguro, mga kababayan natin, I would encourage them na they have to follow their guts. They have to follow their, yung pakiramdaman nila. If they can really make it and do the plug polling, just go for it. Pero be cautious. Kailang pag-aralan. Study more of your documents, supporting documents. It has to be like, hindi naman perfect kailangan. Pero dapat supported lahat ng sasabihin mo na naka-align doon sa batas nila. Wala. Mm-hmm. Kasi ma'am, tinatakot nila ako. Kasi may refusal ka na noon. Kasi nag-stay ka dito almost 2 years ka na. Sabi ko, it's not my fault that they have given me the privilege to enjoy life in Canada. Sabi ko sa officer, it is my ultimate dream to come here and enjoy life in Canada, and I have this privilege. Yeah. Sabi ko. Mm-hmm. And I'm very thankful to God ako. Mm-hmm. So, very, very tricky yung mga tanong niya. Mm-hmm. Medyo pa sulpot-sulpot lang. Paano, pagkatapos ng work permit mo, anong gagawin o gagawin mo, anong plano mo? Wow. Ay, direct those lang. Those are questions, ha? Mm-hmm. Tapos, may SIM card ka ba dito? Doon may SIM card ako, hindi nakapaan sa akin. Sinabi ko pa rin wala ako kasi ayoko na
magtanong na naman sa akin na they were gonna sino open nagbabayad. Up, yeah. I open ang letter to just say no. Yung ipakita mo na wala kang interest na kunin yung asawa mo, anak mo dito, wala kang interest sa PR. Ganun, parang patay mo siya lang yung mga sagot ko para hindi niya makita na excited ako. Pero sa loob-loob ko, ma'am, tumatalo na ako. Pero yung appearance ko, parang patay mo siya lang. Yung hindi ako masyadong interesado. Mm-hmm. Just answering all the questions lang. Yeah. Amazing. Wow. Yeah. Well, you know what? I know thank I've taken you. All of your time, a lot of your That's time, but good. Thank you so much for allowing me to share this and hear this. Sure. It is a big thing for me as a consultant kasi gusto ko rin i-share ito sa ating mga aking mga client and also of course sa aking blog. Gusto kong maintindihan nila. Share mo sa akin, mama. Yeah, I will share it with you. I will send you yung link. And I'll definitely share in my TikTok, in my Facebook at saka sa YouTube para alam nila. Anyway, protected ka naman dahil wala kang pangalan. Right. Boses right, mo lang right. na maganda, but I like, I'm proud of your voice. So, again, congratulations and enjoy Canada, enjoy the healthcare system, enjoy the social insurance number, mag-apply ka na ng credit card eventually. Yes, and may God protect all your plans and I'll see you there and welcome you someday that magiging. Thank you, brother. God bless you too. Take care. I'll talk welcome. To you soon. Bye-bye. Bye. Okay, so that is actually someone who shared with me on Friday. Nagpunta siya sa flag pulling. Everyone were actually so scared of her. Of course, everyone is worried. And also, you know, she's spoken with me, spoken with three lawyers, and hindi kami kasi kumpante in terms of going for flag pulling. But look at that. It only shows that in life, everyone, in life, wala talagang cut and dry situation in life. Walang perfect situation. In life, kailangan lagi kang palaban. Kailangan strong ka. Kailangan you take advantage of every opportunities. Kailangan you keep on moving forward. Kailangan you work hard. Ito yung main thing. Kailangan you work hard for something if you really want something sa buhay mo na ma-change. If you are aiming for something, work hard, everyone. Hindi yun kahit kailan makukuha ng kahit sino when you have the confidence because you believe in yourself. Importante po yun. Second is that when you believe in God na talagang gagawin niya yung buhay niyo na you are a tourist visa here, you came here for a reason, then eventually kahit pa anong news ang maririnig niyo sa iba, kahit pa anong background kung ano man yung mga sinasabi ng iba na negative, but don't you know na iba ka? And always remember this, if you are still alive, God is not done with you yet. So expect, in Jeremiah 29:11, it says yung kung ano yung plano ni Lord sa inyo. Those are good plans, not to harm you. So expect that promise. And for us, if we have that faith, especially we are Christians, we're Filipino and we're Christians, we believe in God. We believe in God's dealing. Why am I preaching right now? But I believe I am very, very happy for this specific person. Hindi siya naniwala sa iba ang kanilang discouragement. She's been here 2018, na-refuse siya. She came back on 2023. She's been here for almost 2 years, 1.5 years actually, na nag-extend siya as a tourist visa. But during the time that you keep on extending your tourist visa, she has her family support, of course. Make sure na you're looking for someone who can sponsor you. If you are a tourist visa holder and you want to go back to work, you want to be working in Canada, the only option for you is to get that labor market impact assessment or LMIA and get that employer, get that LMIA for you. Wala pong other option. However, pag may nagtitinda po sa inyo dyan ng LMIA, $15,000-$20,000, be careful in there. Eto po yung mga taong maybe they just want your money at wala pa rin kasiguraduhan. Kahit na ipasa mo na yung LMIA mo, hindi pa rin sure na may ibibigay yung work permit mo. So be careful, be smart everyone. And when you are in Canada, you have no other choice but to bring out your smartness, bring out your confidence, kasi this country
marami pong mga nakapapaligiran po tayo ng magagaling, matatalino. It's a fast paced country. So be careful, everyone. There's no way people that you will gonna go back in your room and be shy all the time, be like, you know, nahihiya ka palagi. You have to overcome that. Hindi pwedeng hindi. You gotta get out there, kahit tourist visa holder ka lang, kahit caregiver ka lang, kahit housekeeper ka lang, huwag niyong iisipin yan. Always remember that we are all the same. Pare-parehas lang tayo. Kung boss ka man, manager ka man, attorney ka man, or any kind of higher position sa Canada and then nasa housekeeping ka, no. Don't think that you're just a housekeeper. Don't think na nandun ka lang. No, hindi po ganun. So, in order for you to get that confidence, think na parehas lang kayo. May karapatan kayong mabuhay sa mundo. And if you aim Canada, may karapatan kayong dalawa na mabuhay permanently dito sa Canada. So all the best, everyone. I'm so sorry. This live is specifically for that flag pulling experience na nag-share sa akin. Shinare niya yung kanyang experience, ang kanyang journey in getting that tourist visa to work permit. Her work is in Ontario, but she did her flag pulling sa Manitoba. So, take care, everyone. Again, I hope na na-inspire kayo. I hope na etong content na to will be inspiring sa inyong buhay, especially sa mga nawawalan na ng pag-asa. Basta, be careful and be strong, everyone. And always, I always say, whatever your status, na temporary resident permit, estudyante, tourist visa, or work permit holder, maintain your status. God bless everyone.